Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga member na lubos na nagmamahal sa akin. Shoutout kay Johnny, Ellen Ido, Jean Sablawon, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lynn Caligdong Vlog, Marlinda Alves, Matt Vlog, Ati Bing Bating Burr, at Idol Marvin Maliberan. Welcome at shoutout din sa bago natin na mga member na sina XPG Secret Files at DG Music Weapon. Sa lahat ng mga OFW, sa mga blind community, sa mga baker at mga security guard sa buong Pilipinas, mabuhay po kayo mga idol. Sana tulungan nyo ako makaabot ng 50,000 subscriber pagkatapos ng taong ito. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa mga bago, i-share ang ating mga video at paki-likes mga idol ang ating mga bawat upload. Malaking tulong na po yan sa akin ang mga likes ninyo. Simulan na po natin ang ating kwento. Ramdam din itong si Buhawi ang lakas ng mga tangan ng kanyang mga kasama ngayon, lalong-lalo na itong si Ringo. Nagtatanong itong si Tata Albor kay Buhawi tungkol sa kanyang pinanggagalingan at kung bakit napunta ito dito sa isla ng Mahanay. Matipid lamang ang mga sagot nitong si Buhawi at itinago pa rin ang kanyang tunay niyang pagkakilanlan. Makalipas ang mahigit sa isang oras na biyahe ng mga ito, narating na nila ang dalawang mga kubo doon sa gitna ng kakahuyan. At tulad ng hinala nitong si Buhawi, hindi lamang ang tatlong kasama niya ngayon ang membro ng grupo ng mga ito. Dahil doon sa mga kubo, may nasisipat na mga tao din itong si Buhawi na nagsilabasan at sinalubong na sina Tata Albor. Narinig pa nga nitong si Buhawi na wika nung isa, "Kasama mo na pala ang isang ito, Tata Albor." "Hehe, oo Bagtas. Malaki ang kanyang maitulong para sa ating misyon. Magpahinga na kayo. Mayroon pa tayong mahalagang gagawin bukas." Pagkatapos, lumapit itong si Tata Albor kay Buhawi at isinama niya ito doon sa kanyang kubo. Nais talaga nitong si Tata Albor na matutukan ang bagong kasama nila. Batid talaga nitong si Tata Albor na may tangan na kakaibang lakas itong si Buhawi. Ngunit habang naglalakad sina Tata Albor at Buhawi, mayroong lihim na mga mata ang nakamasid sa dalawa, itong si Baldo. Napakatalim talaga ng mga titig nito kay Buhawi. Ilang sandali pa, napatigil ito nang magsalita itong si Ringo galing sa kanyang likuran. Wika nitong si Ringo, "Tama na iyan, Baldo. Hindi masama si Buhawi at wala namang balak si Tata Albor sa kanya na masama. Kailangan natin ang lakas niya." "Naintindihan ko, Ringo. Ngunit wala akong tiwala sa isang iyon." Kinabukasan, maagang nagising sina Tata Albor at Buhawi. Paglabas ng mga ito doon sa isa pang kubo, agad na ipinakilala ng matanda itong si Buhawi sa lahat. Ngayon pa lamang napagtanto nitong si Buhawi na apat pala ang mga kubong nando doon. Masyadong madilim kasi kagabi, kaya hindi niya nakita ang dalawa pang mga kubo na nakapatong doon sa itaas ng mga puno ng kahoy. Bukod rin kay Baldo, Ringo at Bagtas, may kasama pa pala ang mga ito na dalawang dalagita na kapwa mga apo nitong si Tata Albor. Kasama din nila doon ang ama ng dalawang mga dalagitang ito na anak naman nitong si Tata Albor, ang anting ngerong si Mako. Ang dalawang mga dalagita naman ay sina Bilin at Maya. Sa murang edad ng mga ito, may mga tanga na din ang mga ito at may mga kakayahan. Ayon sa mga kwento nitong si Tata Albor, itong si Bilin ang nagmana sa mga kakayahan ng asawa niya. Ngunit wala na nga ito sa mundo. Magaling itong manggagamot bilang babaylan at naipamana niya ito doon sa kanyang apo, itong si Bilin. Habang itong si Maya naman ang nagmana sa ama nitong si Mako at sa kanya bilang isang mandirigma. Ayon pa kay Tata Albor, hindi pangkaraniwan ang galing at lakas nitong si Maya. May mga tangan itong mga mutya at may mga gabay.
Bukod sa lahat ng mga katangian na ito, doon sa dalawang magkakapatid, kakaiba din ang ganda nitong si Maya na sa unang tingin, hindi mo akalain at iisipin na isa pala itong mabagsik na mandirigma. Namatay ang asawa nitong si Tata Albor sa isang matinding bakbakan laban doon sa mga aswang doon sa bukirin ng Kimura. Nakakaharap nila doon ang mga aswang na kinatatakutan na ng mga albularyo doon sa lugar. Sinubukan nilang kalabanin ang mga aswang na iyon para na rin maprotektahan nila ang mga taong naninirahan doon sa bukirin. Ngunit hindi nga pinalad ang asawa ni Tata Albor at ang isa pang kasamahan nilang kapatid ni Baldo na isa ding antingero. May mga napatay naman silang mga aswang, ngunit sa tingin nila, talo pa rin sila sa bakbakan na iyon dahil namatayan sila ng dalawang malakas na mga kasamahan. Dinibdib ito ng masyado ni Tata Albor at nang medyo makabawi na ito sa sakit na naramdaman, agad itong bumuo ng plano. Ilang buwan na ang nakalipas at nabalitaan nilang bumaba na ang mga aswang na ito doon sa bayan ng Suna at doon na naman naghasik ng lagim ang mga ito. Mayroon ding natatanging kaalaman ang mga aswang na ito sa pangyayanggaw. Kaya nilang yang gawin ang isang tao sa loob lamang ng isang buwan. Ibig sabihin, kaya nilang gawin na aswang ang sinuman na gustuin nila sa loob lamang ng isang buwan. Plano nila ni Tata Albor na sugpuin na ang mga kasamaan ng mga aswang na saltik na ito at ipaghiganti din ang kamatayan ng kanyang asawa, itong si Nana Goyang. Isang araw, habang magkakasama sina Baldo, Ringo, Maya at Buhawi para manguha ng mga kahoy, dito na isinagawa ni Baldo ang kanyang matagal nang binabalak para kay Buhawi. Nais nitong si Baldo na subukan ang kakayahan nitong si Buhawi. Nagulat na lamang sina Ringo at Maya nang sabihin nitong si Baldo na huwag makialam ang mga ito. Galit na wika nitong si Maya kay Baldo. Kuya Baldo, kapag napag-alaman ito ni Ama, katakot-takot na parusa ang makakamtan mo. Kung may plano kang masama kay Buhawi, ako muna ang iyong makakaharap. Sagot naman itong si Baldo na nakahanda na. Huwag kang makialam, Maya. Ayaw kitang saktan. Magtutuos lamang kami ng isang iyan. Sa una, nagulat din itong si Buhawi. Ang buong akala niya natanggap na nitong si Baldo na kasama na siya sa grupong ito. Ngunit may plano pa pala itong masama sa kanya. Sagot naman nitong si Buhawi. Alam mo Baldo, hindi ko gawain ang makipaglaban sa mga kasamahan. Ngunit kung iyan naman ang kagustuhan mo, wala na akong magagawa pa. Maya, tumabi ka muna. Pagbibigyan ko lamang ang isang ito. Tumitig itong si Maya kay Buhawi at muling wika ng dalagita. Buhawi, kakaiba ang tanga na lakas ni Baldo. May tangan din siyang mutya na makapagbigay pa sa kanya ng dagdag lakas at bilis. At kapag napag-alaman din ito, ni Ama at Lolo Albor, pariho kayong mananagot. Ngunit nagsalita na itong si Ringo habang papalapit ito sa kanila. Matagal nang alam nitong si Ringo na nabwisit talaga itong si Baldo simula nang dumating itong si Buhawi sa kanilang grupo. Kaya para tuldukan na ang mga iyon, hayaan na nilang maglaban ang dalawang ito. Wika nitong si Ringo. Hayaan na natin ang mga ito, Maya. Wala na tayong magagawa pa para pigilan ang dalawa. Buhawi, Baldo, gawin ninyo ang gusto ninyo. Hindi kami mangingialam. At kung mayroong madisgrasya man sa inyo, labas na kami. At pagkatapos, dinala na nitong si Ringo itong si Maya doon sa gilid ng puno ng kahoy para bigyan ng daan ang dalawa na maglalaban. Ngumisi itong si Baldo habang nagkarga na ng mga usal sa kanyang mga tangan. Wika nito. Balita ko Buhawi, nagtatangan ka ng lakas na angat sa lahat. Hehehe, subukan natin ngayon ang lakas na iyan.
Sino kaya sa atin ang mas malakas? Humanda ka na, dahil hindi ako magiging mabait sa iyo. Sagot naman itong si Buhawi na nakipagtitigan na doon sa mga mata nitong si Baldo. Nakahanda na rin at naikarga na rin itong si Buhawi ang kanyang mga dasal para sa kanyang mga tanga na mutya. Kanina pa ako nakahanda, Baldo. Kanina pa nangangati ang aking mga kamay para sapakin ka. Sa narinig nitong si Baldo, biglang umataki na ito kay Buhawi. Napakabilis na tumakbo ito habang nag-uusal ng mga orasyon. Nang makalapit na ito kay Buhawi, biglang nagsambit ito ng tatlong mga banyagang salita. At pagkatapos, biglang humarang sa mga mata nitong si Buhawi ang mga alikabok at hindi na niya makita pa ang ginagawang pagsapak nitong si Baldo. Ngunit gayon pa man, gamit ang mga natutunan ni Buhawi sa pagbuboksing, agad niyang nahulaan kung ano ang gagawin ng kanyang kalaban kahit na hindi niya ito nakikita. Mabilis na yumuko itong si Buhawi, sabay ng pag-unat sa kanyang kanang kamay. At pagkatapos, nagpakawala din ng isang malakas na sapak itong si Buhawi. Hindi tumama ang sapak ni Baldo na punterya sana sa mukha ni Buhawi. At nagulat ito nang biglang gumanti ng suntok itong si Buhawi kay Baldo. Agad naman na tumagilid ng bahagya itong si Baldo at akmang magpakawala sana ng mga suntok. Ngunit pike pala ang lahat ng mga iyon. Sipa pala ang pinakawala nito na kamuntikan ng tumama kay Buhawi. At pagkatapos doon, nang sumablay ang sipa ni Baldo, biglang umigpaw ito at kumuha ng bwilo doon sa puno ng kahoy. Sa puntong iyon, hindi pa masyadong maaninag nitong si Buhawi ang buong paligid dahil nga sa mga makakapal na mga alikabok. Ngunit para kay Baldo, napakalinaw ang buong paligid. Tanging si Buhawi lamang ang nahihirapan na makakita sa buong paligid. Kaya ang ginamit na lamang ngayon nitong si Buhawi ang lakas ng kanyang mga pakiramdam. Pinakiramdaman niya ang bawat galaw ng hangin at ng mga alikabok. Dahil sa bawat pagpakawala ng atake ni Baldo, nahalata ni Buhawi na magbabago ang mga alikabok sa paligid at nababasa din niya kung saan nanggagaling ang mga atake nito. Ilang mga pag-atake ang ginawa ni Baldo, ngunit kahit na isa, wala man lamang na tumama. Wika nitong si Ringo kay Maya. Maya, hindi nakakamali ang Lolo Albor mo sa pagkuha ng taong ito. Kakaiba ang kanyang liksi at pamamaraan. Hindi lamang umaasa sa galing at lakas itong si Buhawi. Tingnan mong mabuti ang kanyang mga galaw. Alam naman natin na nahirapan na siyang makita ang buong paligid dahil sa ginawa ni Baldo. Ngunit walang kahirap-hirap na naiwasan pa rin niya ang mga atake ni Baldo. Sagot naman nitong si Maya na tulad ni Ringo na pahanga na din sa tanga na galing ni Buhawi. Tama ka, Kuya Ringo. Kakaiba ang kanyang katalinuhan sa pakikipaglaban. Hindi lamang umaasa itong si Buhawi sa kanyang lakas. Sa tingin ko, may karanasan na itong si Buhawi sa mga labanan. Ilang sandali lamang, tuluyang nawala na doon sa paligid itong si Baldo. Unti-unting naglalaho na din ang mga alikabok sa paligid. Ngunit nanatiling alerto itong si Buhawi sa susunod na gawin nitong si Baldo sa kanya. Ngunit ilang sandali lamang, nakakaramdam ng kakaibang pamamanhid itong si Buhawi sa kanyang buong katawan. At nang mapatingin siya sa kanyang paanan, may nakitang pabilog na hugis itong si Buhawi. Ang hugis ay parang binungkal na hindi niya mawari. Batid agad ni Buhawi na tinamaan na siya ng malakas na orasyon na panggapos. Nasa loob na siya ng orasyon ng kanyang kalaban. Paglingon itong si Buhawi doon sa gilid ng puno, nakita niya doon itong si Baldo na nakatingin sa kanya habang nakangisi. At wika nito agad kay Buhawi. Nahuli din kita, Buhawi. Ang akala mo ba na simpleng pag-atake lamang ang lahat na iyon? Nagkakamali ka.
na ilagan mo man ang aking mga ginawang pag-atake, hindi mo naman natatakasan ang aking ginawang orasyon na panggapos na lihim kong ibinato habang iniiwasan mo ang aking mga ginawang mga pagsapak at mga pagsipa. Ngayon, napagtanto ni Buhawi na hindi lamang puro lakas ang ginagamit ngayon nitong si Baldo. Inaamin itong si Buhawi na matalino din ang kanyang kalaban sa pakikipaglaban. Wika nitong si Maya kay Ringo. Nahuli na si Buhawi, Kuya Ringo. Tuso talaga itong si Kuya Baldo. Kung mayroong mangyayari man kay Buhawi, makakatikim siya sa akin. Hinawakan ni Ringo ang balikat ni Maya at wikan itong si Ringo. Tulad ng sabi kong Maya, huwag tayong makialam. Kung sa ganyang pamaraan mahuli at matalo na si Buhawi, ibig sabihin lamang hindi siya karapat dapat na makasama sa ating grupo. Naintindihan mo ba ang aking ibig sabihin, Maya? Napatitig itong si Maya kay Ringo. Tama nga naman ito. Kailangan na sa lahat ng mga oras laging alisto at mag-iingat dahil mabangis ang kanilang mga kalaban. Ilang sandali pa, nakita nilang napakabilis niyang umatake na itong si Baldo kay Buhawi. Kailangan niyang mapatumba na itong si Buhawi bago pa ito makagawa ng mga pangwasak na orasyon. At makalipas ang ilang mga segundo, nagpakawala na ng mga napakalakas na mga sapak itong si Baldo. Wikang muli pa nito, "Katapusan mo na ngayon, Buhawi. Wala kang karapatan na mabibilang sa aming grupo dahil isa kang mahinang nilalang." At ubod ng lakas na sinapak ni Baldo itong si Buhawi, puntirya ang panga nito. Tumama nga ang sapak na iyon, ngunit kasama naman at kasabay ang ginawang pag-ikot ng liig ni Buhawi para hindi ganun kalakas ang pagkatamang iyon sa kanyang panga. At pagkatapos, sinalubong ni Buhawi ng pagsiko ang gulat na si Baldo. Magkasalubong ang kanilang mga pwersa, kaya ganun na lamang kalakas ang pagkatama ng siko ni Buhawi sa mukha nitong si Baldo. Malaki man ang katawan at matangkad itong si Baldo kay Buhawi, ngunit dahil sa lakas ng ataking iyon, rinig pa nila ni Maya at Ringo ang paglagutok na parang mayroong nabasag na buto galing sa mukha nitong si Baldo. Umikot pa nga ang katawan nito sa ere bago tuluyan na bumagsak sa lupa. Nakanganga ang bibig nitong si Baldo at may dugong umagos na din galing sa ilong at bibig nito. Napatulala at hindi makapaniwala sina Ringo at Maya sa kanilang nasaksihan. Biglang nabaliktad kasi ang mga kaganapan. Ang buong akala pa naman ng mga ito na nalalagay na sa alanganin itong si Buhawi. Ngunit sa isang iglap, agad na napatumba itong si Baldo nitong si Buhawi. Wika nitong si Buhawi, "Angkan kami ng mga mayroong mga kakayahan sa mga orasyon. Hindi na ako kayang tablan ng mga ganyang uri lamang na mga orasyon, Baldo. Nagawa mong mapamanhid ang aking buong katawan, ngunit saglit lamang ang mga iyon. Bago ka pa nakalapit sa akin, Baldo, nagawa ko ng mawasak ang mga ginawa mong panggapos." Nang marinig ang mga ito, wika nitong si Ringo, "Nakakagulat naman ang lakas ng taong ito, Maya. Tingnan mo ang pabilog na hugis sa lupa. Nawala na ang mga ito. Ibig sabihin lamang na wasak ni Buhawi ang mga orasyon na panggapos ni Baldo na hindi nito napapansin at namalayan." Hindi na gumagalaw itong si Baldo. Tuluyan na itong nawala ng malay. Mabilis naman na lumapit sina Maya at Ringo kay Buhawi. Wika agad nitong si Ringo, "Mukhang natuluyan mo na si Baldo, Buhawi. Nawala na ito ng malay." Ang sagot naman itong si Buhawi, "Hindi ko ginusto ang lahat na ito, Ringo. Napilitan lamang akong kalabanin si Baldo." "Huwag mo nang alalahanin ang mga bagay na iyan, Buhawi. Walang ibang masisisi sa lahat na ito, kundi si Baldo lamang din." Huwi ka din itong si Maya.
Kakaiba ang lakas mo, Buhawi. Batid kong hindi kabaguhan sa pagiging antingero. Tama ba ako? Tumitig lamang itong si Buhawi sa napakagandang dalaga. At makalipas ang ilang mga sandali, binitbit na ni Buhawi ang walang malay na katawan nitong si Baldo, habang nag-iisip na ang mga ito ng mga dapat nilang sasabihin kay Tata Albor. Pagdating doon, agad na kinausap nila itong si Tata Albor at sinabi ang mga nagaganap doon sa kakahuyan. Napabuntong hininga na lamang ang matanda at wika nito sa kanila. Huwag mo nang alalahanin ang mga bagay na ito, Buhawi. Kakausapin ko lamang si Baldo. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga minuto nang bumalik na ang malay nitong si Baldo, bigla itong umalis doon na walang nakakaalam. Tuluyan na itong lumisan at nagpasyang tumiwalag na sa grupo nila ni Tata Albor. Thank you.